Binalik yung passport. Kasi kinuha to nung pagdating namin eh. So ito na. Binalik na. Kala ko sila yung nag-doorbell. Yung pala tag-hotel. Binalik niya ako yung passport. Siguro nakita nila. In case of emergency, contact Lloyd Cafe Cadena. Ayan o. Pangalan ni Lloyd. Siya nilagay ko eh dahil pareho kami mag-asawa na sa abroad eh. At siya lang nasa Pilipinas. Maanak ko rin si yung pangalan ko. Saka si Luis nasa Dubai. Tapos si Susette doon pa sa Abu Dhabi kasama ng mama niya. So siya lang mag-isa sa Pilipinas kaya nilagay ko yan o. Kita niya? So umuwi na lang yung dalawang anak ko. Para may kasama si Mother Queen dahil nung mawala na si Lloyd. So, nakakalungkot. Ito na, binalag na aking passport. So, kailangan to sa aming swab test ngayong August 17, pang 7th day namin. Passport, bullpen, facial, face mask. Yung QR nga at saka mobile daw. Ba't kaya kailangan ng mobile? Para sa pag-vlog. Di, nahanap yata yung telephone number. So ito ang gagamitin ko. Lalagay ko na ito, tatago ko muna. Kasi, importante ito eh. Lagay ko muna dito. Tsaka mag-alcohol muna. Mahirap na. Pwede ito mga kabayan, kundi matulog, kumain, mag-exercise, mag-edit ng mga vlogs, kagawa ng vlogs, nag-monitor ng aking channel, babasa ng mga comments, babasa ng mga message, marami pala akong hinagawa. Ang lalaba ko, tapos ko lang maglaba. Ayun, sinampay ko, yung iba na skubita. Walang sampayan eh. Kawasan ang hangira eh. Wala ang makasabitan. Bawal ito magpako dito eh. What? Ganyan lang buhay dito sa quarantine hotel. So ayusin ko lang yung plastic na basurahan kasi kinukuha pala dito hapon. O sige mga kabayan. The next morning. Hello, good morning guys. Kakain tayo ng almasal. Ito. Yan ang masal ko. White rice, sanisada pa ito, at saka ato. At saka isang tasang kape. Relax lang kayo dyan mga kabayan.
Alhamdulillah. Soal pangkal masalah. Ligisan ko na ito. Chicken fillet. Wow! Tinanghali ako ng gising, mga kabayan. 9:30 na ako ng gising eh. Kaya ang kain ko. Tinanghali na rin. Naantok ako sa kaka-edit habang nanonood ng TV. Tapos, yun na, nakatulog na ako. Tapos eh, pagkigising ko, kain ako agad rest 9:30 na eh. Magka-rest rest na. Tapos ligo, laba. Mamaya, yung kain na tutupin ko. Nabukas. Eh, nanood ako ng laban ni Casimiro at saka ni Rigondeo. Pangit ang laban. Parang track and field. I-plus ko dito para mapanood nyo. Panalo si Casimiro. Nating girawang. Nating nagaro yung Cuadro de Alas.
Napatay siya nila yung kalaban niya. Truck and field. Mabilis tumakbo. Tapos pag makroner, yung mayapos. Eh dating ano na yun? Olympic champion. O baka nga yun talaga estilo ng laban niya. Mahina ang aking mga kabayan na yun. Baka marinig sa ibalik part ko. Ay reklamo tayo. Kaya may na lang. Travel ban pala ng UAE ay na-extend hanggang August 31. Nabanggit pala sa isang vlog ko na hanggang August 30. August 31 pala. So, yung mga OFW na na-stranded na sa UAE, mag-apply na kayo ng repatriation habang maaga pa para may schedule na kayo. Pag sa Dubai, doon kayo. Dubai, Rasal Khaimah, Abu Jira, Sharjah, Umm Al Quwain. Sa consulate ng Dubai kayo mag-apply ng repatriation. Pagka Ruwais naman, Gayati, Western Park, at saka Abu Dhabi, sa Philippine Embassy kayo mag-apply. Online. Apply kayo online. Yung sa akin, July 3. July 3 ako na registered. Pero pumunta ako ng Dubai Consulate. Hindi ko naman alam na ang visa ng Abu Dhabi hindi pwede doon. Nung tinanong ako na saan visa ko, Abu Dhabi, sabi sa akin, sa Abu Dhabi ka mag-apply. Ayun, nag-reply ako ulit. Matagal-tagal din. Nakabuti ng 4 weeks may get. Okay na rin yun. Namanagayin tayo. Laro-laro ko yung mga apo ko. Yung mga na-stranded sa UAE pwede na kayo mag-apply na repatriate. Baka meron kayong commercial flight, iba na extend lang or naman na-cancel, apply kayo ng repatriation. Tapos habang naghihintay ng maliit ng travel ban, at least naka-register na kayo sa repatriation. Malay mo, mauna yung sa repatriation, o di makalipad ka. Pero kung mauna yung sa commercial flight, kunwari wala ng travel ban, mauna ang commercial flight mo, na yung talaga ang binok mo, yun ang priority. Pero kung nauna kang tawagan sa imbahada, o kaya ng consulate ng Dubai, yun ang unahin mo, ilibre yun eh. Saka mo na i-cancel yung commercial pet mo. Pag sigurado ka na makaalis ka na dun sa repat, doon tas libre. Ang pinapayagan lang doon na umuwi o priority, nabuntis, may mga anak na na-stranded niya, mag-asawa na may karamdaman yung asawa niya, tapos yung mga nag-overstay na, wala ng visa, tulad ko,
ano na, yung cancel na yung visa ko. Nangatan ko pa na kasi nag-resign ako. Kaya, na-approval ako. Tsaka mga senior citizen. Tapos yung mga... So, wala kang kaso. Kahit may kaso ka. Umiyo mo dun yun. Pero ng kaso, ayos yung kaso mo. Pag naayos na yung kaso mo, kasakay ka. Bahala na yung mga taga-embahada. Kaya kung magaling yung mga doon, representative, siyempre tabaho na rin. Lapit agad sa lahat ng departamento ng gobyerno natin dahil tutulungan naman kayo niya. Polo, UWA, embahada, konsulado. Huwag kayo magatubili. Atin yan eh. Mayroon pala nagtanong sa akin mga kabayan, nag-comment na kung ang Saudi ay kasama sa ano, financial assistance. Hindi ko lang alam doon, basta sa UAE meron. Tsaka saan daw, kukunin. Hindi ko yung amin, hindi ka namin alam na meron eh. Basta pila namin, may namimigay doon. Eh, siyempre tangkapin mo. Pira yan. Yeah! Tsaka may nagano, nagsabi na may isang vlogger doon eh na pinod ko. May nabigayan ng $200 eh. Siyempre iba yung kwento-kwento lang. Ay doon, at tiniwala talaga ako nung paglating sa airport. Yung nasa pila, mag-check na kami. Yun. May umiikot. O bago pa man yung ano namin, flight. May group chat kasi. Ina-inform na kami about isa. Yung mga ticket. Ticket number namin. Kung ilang kilo ang alaw. 23 kg ang isang malita. So, dalawang malita. 46. Tsaka isang 7 kg na inquiry. 23 kg ang isang malita. Kung nga, bala ko isang malita lang. Yung mga 38 yun. Hindi pala pwede. Kailangan dalawahin mo. Kaya, hindi na lang ako. Imbis nagbigay ko sa anak ko yung isang malita, kinuha ko na rin. Inibulay ko yung 38. 20 yung isang malaki. 15 yung isa. Tapos maragdagan ko piyata ng tsokolate. So, bago ko na flight one day before, nag-inform ng mga taga-embassy na ang allowable na timbang ay 23 kg lang. Dalawang bag o dalawang malita. Tsaka 7 kg na kinikiri. Tapos, sinabi na rin doon na magpa-xerox ng dalawang passport copy. Tapos, yung swab test, hard copy. Tapos, yung certification ba? Result ng ano, health pass. Yung balik Pinas, .ph. Health pass. Yung ETN. Yung apat na mga sinusulatan, sinasubmit sa consulate or sa embassy. Ano yun eh, susulatan mo, papadala sa nanong form, susulatan mo, tapos i-send back mo. Yung original copy ng dalhin mo, pupukunin nila eh, doon sa pilahan, pag-check-in namin. Yun ang ginawa, inikot mo na kami, sinabihan kami na ganyan, prepara. Habang natapila ka, prepara mo. Tapos pag sunod na balik, yun ang binigyan na kami ng $200 at saka PPE. Maganda. Hindi ko lang alam sa Saudi kung ganun din. Basta sa UAE, ganun. Bago ka mag-boarding, kailangan ma-receive mo na yung $20 kasi pag nag-board ka na, wala. Hindi mo sila makapasok sa loob. Dahil ikaw, hindi ka na pwede nababasok, nag-board ka na eh. Kaya yun ang advice sa amin, wala po na kaming mag-check-in pag hindi pa sila dumating. Kaya ang meeting place namin, ang meeting sa doon sa Terminal 1. Terminal 2 ngayon eh, kamali nung send ng ano, group chat. Gusto tinawagan ko yung anak ko kasi yung nag-group chat yun yung anak ko sa Dubai. Sabi niya pa,
Huwag ka umalis dyan, sa Terminal 1. Buti di ako umalis. Yung malayo din yung terminal to, magtaksi pa. Kasi binago daw Terminal 1. Kasi ang ticket ko, Terminal 1. So yun. Nakita ako doon. Maaga ako, alas 5 pa, wala sa ulo Dubai. Dumating ako doon eh, Mas 7:20, ganyan. Tapos, nag-copy mo na ako kasi hindi ako kumain. Pagkakala sa Dubai, excited. Copy mo na ako doon sa Terminal 3. Malapit na naman, tig-awok. Dala ko lang yung postcard. Nilagay sa postcard, dalang malita. Balik ko dami ng tao. Habar ang pila. Kaya tama yung decision ko na maaga kumalis. Daming mga may problema doon sa mga pumila. Tatanong sila sa akin kung saan ang magbabayad ng penalty nila. Sa Uberstay na sila. Pag hindi ko alam mo yan, ma'am. Tanong natin sa yung taga-Davis. May darating na. Kasi may meeting place namin doon sa Dunga. Terminal 2. Tapos nagtawag sa akin yung anak ko na doon aros Terminal 1. Kasi sa Terminal 1, ticket ka namin. Mga 11 o'clock ang namin. Meeting time sa taga Department of Foreign Affairs. Yun. Kaya maganda talaga maaga. Kaya muna yung kain-kain na yan. Pagdating sa airport, meron mga mahal ang alam doon. Magandang airport sa Brabin, malinis. Sa nga social distancing talaga. Mayigpit mo security doon. Plato ka, face mask. Walang face shield doon. Pagsakay na namin sa aeroplano doon, kumpisa na kami face shield. Maliban ang pag kumain ka. Kasi requirement yun eh. Kaya na pagdating na Pilipinas, nakaano ka, face shield. Yung binigay niya ng PPE, kasama doon eh. Tapos eh, yung nga, may nag-comment nga na kung saan daw nakukuha yung financial assistance. Ang sayo eh, doon sa mismong airport. Pag-check-in mo, bago ka mag-board, may miikot doon taga-DP. Sa Saudi, ko alam, sa ibang parte, sa Qatar, Oman, di ko alam ang ano eh. May nagtanong nga na sa India daw eh, wala rin repatriation. Pero ang alam ko, meron eh. Kasi nakasulat yun sa, kasama yun sa red flag eh. Na may restriction na red color. So tanong nyo lang sa embahada ng India kung mayroong repatriation dyan. Bayan gusto lang kasi mga Pilipino umuwi. So, nag-comment sa akin. Hindi ko masyadong alam ang ano doon. So ang alam ko, meron yun eh. Basta lahat ng mga bansa, may mga red flags or red restriction. Kailangan mga Pilipino gusto umuwi, dapat pawi sila. Baka walang available na flight para doon. Dito kasi sa Middle East, marami kasing Pilipino, kaya may flight talaga na para sa mga repatriation. Kahit na may travel ban. So gusto mong magpasalamat ulit sa ating gobyerno ng Pilipinas sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makauwi na libre yung sa repatriation program. Kasi isa akong senior citizen at wala na akong trabaho, nag-resign na ako. Tapos na yung kontrata ko. Or I mean to say, tapos na yung grace period ng aking visa. Na-cancel na ako kaya imbis magbayad ako ng overstay, kumuha na lang ako ng visa para hindi ako mag-penalty. Nisponsoran ako ng aking manugang, yung asawa ng aking anak sa Dubai. 3 months ang kinuha niya. At baka abutin ako ng September. At least may hindi ako magbayad ng penalty. Salamat naman at naka-flight ako ng August 10. Tuwang-tuwa ako kung marinig ko sa... Yung pagtawag ko lang, walang tawag pa lang ng basya. Tuwang-tuwa ako, talon-talon ako sa tuwa. Pag-uugas ko. Iniwag ko na muna. Nag-consultist mo na ako. Sabi na lang ako pa. Tuloy na talaga, uwi mo. Sa tuwa ko, panay ko kape. Kakakape ko lang kape naman ulit. Basta yung kape ng aking manugang. Tatlo yata yung nabuti na ubos ko yung dalawa. Nandun ako. Ilang buwan ba ko doon? Ang buwan may kita ko doon. Sa lakas ko magkape.
Kasi siguro mga 6 times a day ako nagkakape. So umaga nagkakape ako bago kumain. Pagkakain, kape rin ako. Tapos tanghali, sa hapon, pag nagluto ako, kape rin. Sa gabi, bago matulog, kasi yun ang papatulog ko, kape. Buti nga may cream. Dati ang kape ko, walang cream eh. Walang makainom ka disa. Kasi mga sama ko, napakatabang. Nilagyan ko ng cream. Di ako nag-asukal eh. Dito, 3-in-1. Well, di ako bumiti ng, bumili ng boot kasi baka mabasag eh. 3-in-1 ang inanok ko. Pero yung normal na ako talaga, 2-in-1. Pero dati talaga yung inanok ko, 1-in-1. Kapi lang talaga. Walang asukal, walang cream. Yung mga kasama ko, mahiling baka na yung wala pang COVID. Kasi malaki yung baso ko. Ganyan. Akala hindi ko maubos. Sabi sa akin, mag-share nga pala sa kape mo. Kala na may lasa. Ano ba ito? Hindi ko kape. Kaya nga din ako ng kape. Para malasahan mo. So, ganun ako ng katabang magkape. Kasi hindi ako nanigarilyo. Di ba pag may ano ka, yung iniisip, sige, kailan yung iba. Okay, kape naman. Habang naghihigop, iniisip ko yung mga paano ko pagbayad sa credit card. Kaya ito ganyan. Hirap na may utang. Kaya ko yung may utang. Kaya ko magkuha ng credit card. Kaya tumagal ako sa medilas nila sa credit card. Manipal na yung sa malalaki swindo. Tsaka mga debit card. Okay. Katulad sa akin, maliit lang. Contractor lang. Papal ako minum tubig. Inom na akong tubig. So, yun nga. Talagang malaki ang pasalamat ko sa gobyerno ng Pilipinas dahil napagbigyan ako o naproba ng aking repatriation ano. Flight o nakakasama ko sa repatriation sa repat. So mabait yung mga taga DF eh. Talagang up to the last minute nandun talaga sila sa pilahan. Lahat ng siya pala, yung mga ano pala, chance passenger, iniwalay sila. Dahil priority kami yung confirm ang ticket. May chance passenger kasi doon eh. Bago ka sumakay, makakabigyan ng $20. Yung mga chance passenger, hindi po na sila biligyan. Basta alam ko doon, pag walang, kunwari, ako, hindi ako tumuloy doon sa flight ko, papalitan agad ng chance passenger. Yun, doon ka bibigyan ng $20. Pero naka-record yun. May listahan sila doon. Eh, may iba, ay, hindi na tumuloy. May mga problema tulad sa PCR test. Ano ba, nag-positive ka. Inform nila agad eh. Kahit na may ticket ka eh, mag-positive, di ka pasakayin eh. Doon sila sisingit. Or kunwari, hindi ka naka-swab test. Hindi lang ano yung ano mo. Meron kang pangalan doon sa wala kang ticket. Daming problema sa one. Repat din. So, kailangan doon, isigurado mo na maayos ang PCR test, no? Tulad ako, Dubai ako, tako malabi. Eh, hinintay ko mo nang may resulta yung aking swab test. Eh, may harap na sumakay na ng taxi, boss. Positive ka pala. Balikan. Dubli gastos. Kaya tama yung sabi, tama yung ginawa ng ano, taka, ano, embassy na kailangan may swab test bago sumakay para sigurado na wala kang ano COVID ka nga may negative result ba kasi ano seating capacity dira dikit-dikit normal na ano normal na parang normal nung araw may face mask ka face shield gusto mong face shield ka. Maganda rin ang ano, wala lang TV ang ano, Philippine Airlines pala. May katulad ng ibang airlines, Mercy Airlines, yung Etihad. Singapore Airlines, may ang TV sa harap eh. Nanood kay, habang nasa bihay. Ako wala, lukukan ko lang kasi puyat ako, antok. Ganda, ganda ang ano, medyo masigip lang ng konti.
di ako nakakita ng kubita doon. Kung tinatang sa anak ko, sa side ako ng bintana. Masikip pa. Eh, nahiya akong magtawid-tawid doon sa aking katabi. Dahil yung isa natutulog, puyat din siguro yun. Sa din mo ako mahilig mag-CR. Kaya hindi ako mahilig uminom tubig pag ginabiyahe. Hindi ako nag-inom. Hindi ko na nga naubos yung bigay sa akin tubig. Dalawang binigay sa akin. Kunti lang, nabawas. Orange lang ininom ko. Yun lang. Biko, 9 hours lang ito. Tsaka, biyahe nga Royce hanggang, ano, Dubai. Street yung nag-araw ko, rent a car. Balikan, walang highway pa. Bawal umido. Sarap sa Middle East mag-drive. Wala pag long drive. Itudo mo na yung accelerator mo. Pag nakalagay doon 160, gawain mo na 180 kasi plus, ano yan eh, or plus 20. Nakatakot ang laking kalsada. Sarap. Laki pa ng narinta ng kotse. Fortuner. Pagkita Fortuner. Sarap. Sarap may pera yun ang bibirin eh. Sarap drive. Inshallah. Sila mo lang ang vlog. Susara ka na siya. Kaya mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin. John Galit-Galit. Bye-bye.